Kinatanggap ko ng may buong pagpapakumbaba ang resulta ng halalan. Binabati ko si Mayor Duterte sa kanyang panalo. At sa nagdidikitang laban sa ikalawang pangulo, binabati ko kung sino man naman nanaig sa dulo. Pero siyempre, mas ninanais ko yung kababayan ko na kung may mananalo. At nais ko rin gamitin ang pagkakataon ito para pasalamatan lahat po ng tumulong, sumuporta, nagtiwala at naniwala sa amin ni Senator Grace. Naging karangalan para sa akin ang makasama sila, makapiling sila sa laban na ito. Nais ko rin sigurong gabi ng pagkakataon ito para manawagan sa matinding bangayan, away at hidwaan na nangyari at nagresulta dahil sa halalang ito. Hiling ko na sana sa unang araw na ito, matapos ang halalan, simulan na muli natin paghilumin anumang sugat at unti-unti natin pag-isahin muli ang bansa na tila nagkawatak-watak nitong nagdaang 90 araw. Sana lahat tayo maging tulay, maging daan para sa pagkakaisa ng ating bansa at pagtanggap at paggalang sa hatol at desisyon ng ating mga kababayan. Babalik ka sa Senado. So ano yung nakikita? Bakasyon muna bago balik. Okay. Nasa trabaho na, trabaho mode na agad ako. Pero ano nakikita mong relasyon ng legislature sa isang bigong administration? Alam mo naman basically kung ano yung kanyang mga paninindigan on issues. Anong nakikita yung partnership with the legislature? Marahil manonood at magmamatsyag muna ang ating mga kababayan. Ulitin ko, naghatol, nagdesisyon ang ating mga kababayan. Dapat galangin at tanggapin ng lahat yan. Baka naman din kasi iba yung ingay sa politika at pangampanya dun sa aktual na paninilbihan ng mga opisyal na napili ng ating mga kababayan. Bigyan natin ng pagkakataon. Mas importante gaya ng sinabi ko, maghilom muli ang bansa, mag-unite sa likod ng iisang leader. Pinili man natin o hindi, binoto man natin o hindi, sino bang tatayong pangulo nating lahat, gusto man niya sa atin o ayaw niya sa atin. So curious siguro yung mga tao, yung mga supporters ninyo emotional, but how are you feeling right now? Okay naman, looking forward to quieter times at mas maraming panahon para sa pamilya. At siguro yung matagal nang naudlot na honeymoon ay matutuloy na. Sir, yung kay Kong Lenny, nakikita niyo ba na magiging matagal yung issue na ito, yung dispute? Dikit yung laban, so babagsak yan hanggang sa huling presinto o huling transmission. So siguro ilang araw pa bago natin malaman at makita yung final result kung ganyan kadikit yung laban. Ang pinag-uusapan natin is 0.1% laban sa mula sa total ng mga bumoto. So kada presinto, kada bayan, magkakaroon ng halaga bigla sa dikit na laban tulad yan. Sir, parang nabanggit ni Senator Marcos na posibleng magkadayaan kung hindi siya'y mananalo. Anong basa ninyo? May dayaan bang na gano'n? Hindi ko pa alam. Wala pa ako sa lugar para magsalita kaugnay niyan. Mas nalalaman siguro nila yan kaysa kami. Pero gaya ng sinabi ko, sana imbis na magpatuloy yung hidwaan at bangayan, kung sino man ang mananalo, bigyan natin sa kanya kanyang, yung ating suporta. Dahil tatayo sila bilang pangulo at ikalawang pangulo ng buong bansa, binoto man sila o hindi. Sa party natin, binoto man natin sila o hindi, dapat tanggapin din natin at bigyang galang yung posisyon at opisina na pinangahawakan nila ngayon. Gusto man natin sila o ayaw natin sa kanila. Sir, di niyo manapansin? Parang stuck up na yung boto niyo sa training? Looking forward nga to quieter time, so muna ako ipasok sa away na yan. At some point, did you see this coming? I'm always a student of surveys. Aral ako pagdating sa mga numero at survey. Pero ang utang ko sa lahat ng sumusuporta sa amin ni Senator Grace na lumaban, ibigay yung lahat, dahil hindi naman din siguro tama na tumigil ka sa kalagitnaan ng laban. Nalalaman naman namin mula't mula pa na kulang kami sa resources at makinarya. Pero sinikap pa rin namin bigyan ng option at pagkakataon at oportunidad yung ating mga kababayan na makapili at piliin kung sino talaga ang gusto nila. Okay. Bakasyon na. Thank you. Thank you.